akin pong ituturo kung paano maglagay po ng e-signature sa isang letter or isang memorandum. So, gamit po yung mga application like Messenger, Yahoo Mail, Viber at Gmail, pwede nyo pong ma-receive yung letter. Dapat po ang format ng letter ay PNG or JPEG. Ito po yung tinatawag na picture format. So, halimbawa po, Messenger. Sa Messenger, pag na-send po sa inyo, i-click nyo lang po yung picture para po lumaki ng ganito. And then, click nyo po yung more sa lower left corner. Makikita nyo po doon may forward, save, info, and share. So, doon po tayo sa save. Ikalawa. So, yan. Na-save na po yung letter or yung memorandum na gusto nyong sulatan or lagyan ng e-signature. Next po, pupunta po tayo doon sa application na gagamitin natin para mailagay po yung e-signature, which is this one. Yan. Digital signature. Pwede nyo po siyang ma-download sa Play Store. Type nyo lang po, digital signature. So, yan. Makikita nyo siya dyan. So, actually, hindi siya yung pinakauna. Pangatlo siya. Yan. Digital signature, e-signature. Ito pong red. Pag kinilik nyo po yung application, may makikita po kayong choices. So, kung first time po kayong gagamit itong app, syempre wala pa po kayong nakasave na signature doon sa application na to. So, magkikreate po kayo ng signature nyo. So, make signature. Itong pinaka sa taas. Yan. Using stylus or kahit po yung fingers nyo lang po, pwede po kayong gumawa ng signature. Sa akin po ngayon, finger lang po. So, halimbawa, magsasign na kayo. Sample. Yan. Kunyari, hindi kayo satisfied dun sa nagawa nyo, ay medyo mali. Kasi nga, daliri lang po. Pwede kayong kumuha ng stylus tapos ulitin nyo siya. Kung wala naman kayong stylus, mag-practice na lang po kayo naman mag-practice gamit po yung daliri nyo. So, kunyari yan, signature ko po. Pag okay na kayo, kasi kanina in-next nyo lang, kasi ayaw nyo nga yung ano, hindi siya ganun kaganda yung signature. Pag okay na po kayo dun sa signature nyo, ang pipindutin nyo po, ito pong nasa baba. Yan. So, ibig sabihin po nun, save or download. So, okay nyo lang po yan. So, yan. I-back na po natin. Ngayon, pupunta naman po kayo dito sa nasa baba po ng make signature, yung sign on image form. Itong nasa may kaliwa. So, ngayon po, nakikita nyo blanco, diba? Ang pipiliin nyo po dito, itong, diba, unang button, ito, bakyan. Yung sumunod po dyan is, yan, meron pong mga ano lang to, ads. Sumunod po dyan ay itong picture. Yan. Click nyo lang po yung gallery. So, piliin nyo po dito yung sinave po natin kanina. So, ito yon. Yan. Yun yung sample memorandum. So, kung sa tingin nyo naman okay na, hindi nyo na siya kailangan putulin or paliitan, click nyo lang po itong nasa upper right corner yung check. Yan. Para po mailagay natin yung ating e-signature, pindutin nyo po itong parang pencil. Yan, makikita nyo na po dito lahat ng signature na nilagay nyo po or sinave nyo po dito. So, kunyari ito. Yan. Nadyan na yung signature nyo. So, pwede nyo na po siyang i-drag kung nasaan po yung name nyo. Mabawa kung dito po yung signature na gusto nyo ilagay, pwede po dyan. Ayan, pag satisfied na po kayo doon sa location kung saan nyo ilalagay yung inyong signature or e-signature, i-click nyo po uli itong nasa upper right corner, yung pinakahuling icon, yung kanina po na save. Yung arrow down, yan. Successfully saved to gallery. So, pag tinignan nyo po yung gallery, kunyari po, yan, magsisend na po kayo. Kunyari, ito ngayon nagpadala sa inyo ng message. Isisend nyo siya. So, yan. Makikita nyo na po siya sa inyong gallery at pwede nyo na po siyang isend sa inyong pagsisendan.
Ayan, additional lang po, kunyari, gusto nyo pong lagyan ng date. So, click nyo po yung kanina na file and then edit. Tapos may makikita po kayo dyan dun sa ikalawa, yung may capital A saka small letter na A, yun po yung ikiklik nyo. And then, itatype nyo po doon yung halimbawa, ang gusto nyo pong ilagay ay date. So, 03-30-21. So, yan. So, pili po kayo ng color, kunyari black. So, done. So, syempre, masyado siyang malaki. Ang gagamitin nyo lang po para i-resize siya yung dalawang fingers nyo po. Parang i-drag nyo lang po siya para lumiit siyang ganun. Ayan. Tapos, ay. Itapat nyo lang po siya doon sa signature nyo. And then, click send. So, mapapansin nyo po doon sa nakasend po ninyo, signature po siya, saka yung date na nilagay or in-approve nyo po yung letter. Or yung memorandum. Yun lang po.